So hello mga kamital, isang magandang araw po muli sa inyong lahat dyan at I hope nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan mga kamital. At andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbabahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman, dagdag idea. Ito'y patungkol kung paano gumawa ng frame. So yung ating frame na gagawin mga kamital ay simpleng frame lang para sa drain. So gaya ng frame, kung hindi nyo nakikita yung ating frame, ganyang klase yung frame nga ating gagawin mga kamital. Yan. So ganyan lang yung ating gagawin mga kamital. So kaya ko ibinahagi sa inyo ito mga kamital dahil hindi naman lahat alam ito gagawin. Kaya ibabahagi ko lang ito baka meron din gustong gagawa nito gaya ng frame na ating gagawin ngayon. So kamital, kung gusto mong kumuha ng idea kung paano ito gagawin, so panoorin mo lang ang buong video na ito para magkaroon po kayo ng idea. So bago tayo magsimula mga kamital, kung baguhan pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at like at i-click mo na rin yung ating notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong videos na upload. So tara na mga kamital, start na tayo. So ito yung ating project ngayon mga kamital. Gagawa tayo ng frame para sa drain. Ang ginagamit nating materials ito ay yung ating angle bar. Ayan. So ganyan yung forma niya. So pasensya na sa drawing ko. So ito kasing binigay na sukat. Simula rito hanggang dito ay sa 200 cm yung haba niya. Ang lapad naman niya ay sa 30 cm. Ayan. So ito yung ating gagamitin na angle bar mga kamital. Yan. So bali ang plastada ng kanyang angle bar ay nakaganyan. Yan. So yan. Tapos yun dito, yan nakaganyan din. Yan. Pero dito banda i-45 natin yan. So pwede naman ding ganyan. Kaya lang mas okay tingnan yung naka 45. So ayan. So ayan, ganyan yung forma niya mga kamital. Bali ito ay frame. Tapos dito sa ibabaw na to, pagka magkaganyan na siya, ganyan na yung forma niya. May ilalagay na greetings natin para doon sa para siyang screen, pero makapal yung greetings. Pwede siyang maapakan ng tao. So yan, yan yung gawin natin ngayon. So marami yung gagawin natin. Bali, 8 piraso. So ipapakita ko lang sa inyo kung paano siya gawin. Okay? So yan yung ating sukat. 200 cm by 30 cm. Magpuputol muna tayo bago natin tatabasan ng 45. Okay? So ito pala yung materials na ginagamit natin mga kamital. Yan. Yan. So yung angle bar na yan is 2 inches. Yan. So yan yung gagamitin natin ngayon. At ito naman yung ating greetings mga kamital. Yan yung ating forma ng ating greetings. Yan yung ating ilalagay sa ating frame. Pagkatapos na natin iporma yung ating frame. At tatabasan natin yan. So yung tabas niya ay kasukat lang din doon sa ating inside diameter ng ating frame, yung 200 cm by 30 cm. So yan, susukatan natin yan at puputulin. Okay? Ang kapal naman ito ng ating greetings mga kamital is 1¼ inches. Yan, 1¼ inches yan yung ating greetings. Yan yung kapal niya. Yan. At saka doon sa paglagay natin doon sa ating frame, doon sa ibabaw, ay label yung kanyang dito sa taas. Bali ganito, yan, magka-label na siya dyan sa ating frame. Yan, ganyan na yung forma niya, label. At dito sa gilid, ay bubuhusan yan
Yan, lagyan ng kabilya dyan sa gilid at saka bubuhusan. So ganyan lang yung gagawin natin mga kametal. So sisimulan na natin yung pagpuputol ng ating mga angle bar para ipuporma na natin siya ng frame. Okay? So ayan ang mga kametal, yung ating angle bar. Itong ating angle bar, meron tayong 2 inch, 2 inches na angle bar yon, 2 inches yon. At ito naman ay sa 4 cm lang. Yung isa is 5 cm, 2 inches. So dalawang klaseng angle bar yung ginagamit natin, kasi dapat sana is ganito lang na sukat yung angle bar na ginagamit. So naubusan tayo ng ganito, so gumamit tayo ng 2 inches. So ito ay sa 4 cm lang ito. Yung ating sukat na 200 cm, nagsukat tayo ng 208 cm. So yan, papakita ko sa inyo kung bakit 208 cm. Yan, pata natin. Yan, bali 208 cm yan. So yung ating sukat is 200 cm. So nagpasubra ako mga kametal ng bawat side is 4 cm. Ayan, 4 cm bawat side. So 8 cm. Kasi itong linya na ito at saka itong linya na ito. Ayan, ito yung ating 200 cm based doon sa sukat ng ating drawing. Kasi inside ng sukat natin doon, hindi sa outside. So inside yung ating 200 by 30 cm. So nagsukat ako ng 208. So nagpasubra ako ng 8 cm. So kasi ipo-45 natin 'yan. Ayun. Bali ito, kakatingin natin ito. 'Yan, cut line 'yan. So 'yan, 45 na 'yan. Pati din doon ito dito sa kabilang side. Yan yung cut line natin. Yan. Kaya nagpasubra ako ng 8 cm para sa kanyang 45. So ang matitira simula rito hanggang sa markings na nandoon isa saktong 200 cm. So yan. So dito din sa kanyang 30 cm. Yan. So yung sukat natin is 200 by 30. Nagpasubra din ako nito ng 8 cm. Yan. So bali 38 na yan. Yan, 4 cm kasi yung kapal nitong ating angle bar. So kung yung naman gagamitin natin na 5 cm, bali 2 inches, 5 cm din yung ipapasubra nyo. So sa dalawang side, so 10 cm. So magiging 210 cm. Kapag yan ang ginagamit natin, 2 inches. So dito 4 cm, 8 cm lang yung pasubra natin. Okay? So kakatingin natin 'to. Ayun. Ayan, bali ganyan na yung itsura niya mga kametal. Ayan, naka 45. Ayan, pati din doon sa kabila. So ayan, naka 45 din yan. So ito naman, 45 din natin.
Okay. So ganyan lang mga kamital yung ating paggawa ng ating frame. Yan. Bali doon sa ating semento, ito yung papasok sa gilid. Yan. Tapos lagyan ng mga kabilyayan diyan, tapos buhusan. Yan, bali saklob na lang yan doon. Tapos dito. Dito banda may nakalagay diyan na greetings. Yan, lagyan ng greetings yan. Okay. So ganyan lang. I hope meron kayong natutunan mga kamital sa paggawa ng frame. Thank you.